Hello everyone at welcome po sa aking channel. This is Coach Jarrett. Anyway, mga Topper Gods, ayan. So mga Topper Gods, huwag niyo pong kakalimutan to like, share, and subscribe. Kung kayo po ay first timer sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan din po mga Topper Gods na i-click din po yung notification bell. Dahil malaking tulong po yan para malaman nyo kung meron ako mga bagong uploads at bagong live na nakaschedule. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share ito pong video natin. Also, yung pong magiging replay niya tomorrow morning. Okay? Paki-share na rin po yun. Napalaking tulong po no, kapag sineshare nyo po yung ating mga videos. At the same time, mga Topper Gods, paki-follow na rin po ako sa mga social media accounts. Andyan po siya. Ayan, social media accounts ko po yan. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. Ayan. So, as usual po, mga kaibigan, no, tayo po ay magsha-shoutout po sa Wonderfully Made. Ating pong business partner ay Wonderfully Made po. Okay? Si Wonderfully Made po ay isang gift shop. Okay? Siya po ay isang gift shop at siya po ay gumagawa ng mga customized gift items po para po sa inyong mga events, para po sa mga binyag, weddings, etc. etc. At gumagawa rin po siya ng mga customized gifts. Okay? Tulad po nito. Ayan, may pa-customize si ate. Ayan. Tapos, ayan, para sa EXL. Ayan, moon lamps. Moon lamps naman yan. Ito naman, para kay isa ring vlogger. Kilala niyo yan kung sino yan. I'm sure kilala niyo yan. So, umorder rin sa kanya ng pangregalo. Okay? So, mga kaibigan, oh, yan po si Wonderfully Made. At kung gusto niyo pong magbigay ng mga napakagandang regalo po at customized gifts para po sa inyong mga minamahal sa buhay, asawa, girlfriend, boyfriend, wag lang kabit ha, kasi baka magka-problema tayo. Ayan, sa anak nyo, kamag-anak, magagandang gifts po yan. Kayo po ay welcome na welcome umorder kay Wonderfully Made sa pamamagitan po na kanyang Facebook at Instagram page. Hanapin nyo lang po at wonderfullymade.ph at send nyo lang po kayo ng message. Ayan. Okay. Ito na. Dito tayo sa ating second topic, mga kaibigan. No? Ako po mga kaibigan, minsan lang po ako mabahala. Si Lenny Robredo, laging nababahala yan. Ako minsan lang ako mabahala. Alam po yan ng misis ko. No? Alam po niya yan. Hindi ako panikero, hindi ako mabilis mag-alala, mag-panic. Hindi ano yan. Pero mga kaibigan, ngayon medyo nababahala ako sa nangyayaring propaganda dito sa ating bansa na inuumpisahan ng mga dilaw. Okay, so ngayon po mga kaibigan, i-debunk po natin itong sinasabi po nila ngayon. Okay, so bago po tayo pumunta dyan, papabasa ko po muna sa inyo yung article. May question dito, anong FB ko? Punta po kayo sa Facebook, i-type nyo po at ito po, sa ilalim. Tignan nyo po dyan. Saan na ba yun? Ayan. Ayan. At Coach Jarrett. Tapos mag-send kayo na message. Anyway, going back. Ako po medyo nababahala dito sa nangyayaring propaganda ngayon. Kasi po, mga kaibigan, bakit po ako nababahala? Kasi ito po ay outright. Outright na po ito na propaganda na lang talaga. Hindi pala medyo. Talagang propaganda na lang siya. Okay? May PM sent na. Ay, Teacher Jeff, salamat. Ayan. Okay, punta po tayo sa ating topic. Ito na. Okay. So, ito po yung balita kanina. 7:40 a.m. Lawyers killed. 61 under Duterte. 49 from Marcos to Aquino. Ano pong gustong ipalabasin dito ni Crapler? Kay Crapler po ito nang galing, kay Crapler. Sobrang dami ng pinapatay na abogado ngayon dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, totoo din naman po yan. Nakakabahala po na napakaraming mga abogadong namatay. Ang mas nakakabahala pa dito, mga kaibigan, ay kung ano yung numero.
Okay. Mga kaibigan, nakakabahala ito kasi tayo, alam natin. Alam natin yung itong si Crappler ay fake news website. Itong si Crappler ay mahilig magbigay ng mga misinformation. Kahit na si tinatawag niya ang kanyang sarili na fact checker ng Facebook, fact checker ng kung sino mang website sa abroad, eh alam naman natin yung totoong kwento dito sa Pilipinas. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Nakakaano pa to, nakapinipick up ng mga ano, pinipick up ng mga broadsheets. Sabi daw ng Flag, 61 lawyers slain in Duterte term. Sa Flag po nang galing yan, mga kaibigan. Flag, ito po ah, Free Legal Assistance Group. Sino po ba si Free Legal Assistance Group? Ito po yung grupo ni Chel Jokno. Okay, ito po yung grupo ni Chel Jokno. Magkakasama sila dyan, si Chel Jokno, si, kasama din si Nery Colmenares. Parang kasama rin yata dito si Nery Colmenares eh. Tsaka si, sino ba yung kalbo? Sino ba yung kalbo? Yung boyfriend ni ano, Agot? Hilbay! Kasama rin si Hilbay. So parang magkakasama sila dyan. At ang sabi nila, ito. Flag tallied 61 lawyers slain since June 2016. While a total of 28 killings of lawyers were recorded since 1972, during the martial law rule of the late dictator Ferdinand Marcos Sr. to 2016, and of administration of former President Benigno Aquino III, Duterte's predecessor. Mga kaibigan, nakakabahala to kasi hindi lang dahil pinipick up to ng mga major news outlets. Para isipin ngayon ng mga tao na legitimate ito, lehitimong balita, eh buti sana kung sinasabi nila yung buong numero, eh hindi. O mamaya po, pagpuntahan natin yung numero. Kasi kakakalkal ko, eh dinakita ko siya. Ito, taga NUPL to eh, itong babaeng to eh. Lagi siya nai-interview, itong babaeng to. Abogado yan ng NUPL eh. But anyway, eto pa, syempre, sa segunda din dyan, eto si Panggigilan. Yung tatay ni Kanki. Balita naman to ng ABS-CBN. Syempre, mga kaibigan, hindi naman lahat ng tao babasahin yan ng detalyado. Hindi rin lahat ng tao may oras para saliksikin yan. Kaya nga ako nandito kasi ang daming hindi nagsasaliksik, ang daming hindi nagre-research. So ako na magre-research para sa inyo. Para mas madali ang buhay nyo. So ako na magre-research yan, ako na magbabalangkas ng mga issue na yan. So yun din po ang binalita ng ABS-CBN. Nagsalita pa si Kaki Panggigilan. Sabi niya, Pangilinan said there are reported killings almost daily. And these include police shootouts and lawyers lawyering for suspected communist or farmers groups or human rights organizations. The rule of law is under siege and this is a challenge. Anong sinasabi ni Panggigilan? Ang batas na mismo natin. Okay? Ang mga tao na nagtatanggol ng rule of law ng batas ang inaatake ng Administrasyong Duterte. Bakit? Bakit po nasabing Administrasyong Duterte yan? Ito po kasi ang sabi ni Crappler. Ito po ang sabi ni Crappler. In a speech in 2016, Duterte gave lawyers representing drug suspects a warning saying even them, I will include them. Ibig sabihin, sinisisi po nila ito kay Pangulong Duterte dahil meron daw siyang pagbabanta noong 2016 na nagsasabi na si Pangulong Duterte daw ay nagsabi na kahit daw yung mga abogado na nagre-representa ng mga suspected of drugs, involvement sa drugs, eh isasama din daw niya.
Pero mga kaibigan, mga Dabber Gods, ang problema po kasi dito, include them in what? Saan mo sila isasama? Yun po ang hindi sinabi dito sa article ng Rappler. Kasi po, ito pong si Rappler, ang sinasabi po nila, ang sinasabi po ni Rappler, sinama sila sa listahan ng mga EJK, mga pinapatay extrajudicial. Si Rappler yon. Yun din po ang sinasabi ni Flag. Ito po yung sinulat ni Flag, si Free Legal Assistance Group. Ayan, ito po yung kanilang isinulat. Lawyers killed or disappeared, martial law and post-martial law. Siyempre, umpisa na sa martial law. 1977. Okay. Kasagsagan din to ng ano eh. Kasagsagan din to ng pagpasok ng komunismo sa Pilipinas. Pagtatag ng Communist Party of the Philippines. But anyway, sige, hayaan na natin yun. Ibang topic kasi yun. Walang problema. Pag-usapan natin yung iba. Okay. Ayan, sinulat nila lahat, isa-isa. Ayan, sinulat nila lahat, lahat-lahat yan, lahat-lahat yan. Okay, napakarami. 89 lahat in total. Okay, 89 lahat yan in total. Sinulat ngayon nila to. Recapitulation, ibig sabihin binilang nila kung ilan-ilan yung mga namatay sa panahon ng mga to. Panahon ng martial law, 7 abogado ang namatay. Number of lawyers killed or disappeared, 1972 to 1986. Martial law yan, partida. Mas marami pang pinapatay si Aquino. 9. Oh. Anyway, mas maraming abogado namatay nung panahon ni Aquino. Pero sinong masama? Si Marcos pa rin. Eh, mga kalokohan nyo yan. Kalokohan ng mga Aquino yan. But anyway, panahon ni Ramos, wala rin namatay. Or pinatay, walang pinatay. Or nag-disappear. Panahon ni Estrada, 2 lang. Panahon ni Gloria, 9 lang. Dito ako nagulat. Panahon ni Aquino, iisa. Iisa. Panahon ni Noynoy Aquino, isa lang ang abogado na pinatay o nawala. Isa lang talaga. Eh di napakalkal pa tayo ng konti. Pagkalkal natin, mga kaibigan, eto ang natuklasan natin. May mali sa numero nila. May mali. Eto ang mali. Ito po ay article nung 2015. Hindi pa ho pangulo niyan si Duterte. Hindi pa. Pasok na pasok yan kay Noynoy, September 12, 2015. Inquirer pa po ang nagsulat niyan. Dilawang newspaper ho yan. More lawyers killed than journalists. Ang balita po ng ano, Inquirer. Bilangin natin kung ilan. Anong ilan? 38 during the tenure of President Aquino. There have been more lawyers killed, 38, than journalists, 32. Eh di alam na agad na nagsisinungaling kayo. Flag naman eh. Ang sabi ni Rappler, eh hindi yun, hindi mali yung sinulat ng Flag na ano lang na isa lang. Actually, sa totoong buhay, siyam yan. Siyam talaga? Kabatak niyo na to? Iisa kayo ng dugo? Inquirer na yan. Ilan ang sinabi? 38. Ano, Rappler? Totoo lang. Ano ngayon na masasabi niyo sa kasinungalingan na yan? Flag, Free Legal Assistance Group ni Chel Jokno. Anong masasabi niyo sa kasinungalingan niyo na iisa lang ang quote-unquote pinatay because of political reasons or doing their job? Isa lang sa sinabi ng Inquirer na 38. So, sino, may mali diyang isa. Sino yun? Anong masasabi niyo, Rappler, dito sa listahan niyo na to? Na siyam. Okay? Pinagyabang niyo pa yan.
data sources, Supreme Court, DOJ, FLAG, Rappler Independent Tally, eh dito pa lang, talo na kayo. Siyam. Ano masasabi nyo dito? Sa 38 na to. Sino bang sumulat nito? Gil H. Boringer, former Dean of Macquarie University. So ano? Ito yung nakakabahala sa akin, mga kaibigan. Ito yung nakakabahala sa akin, yung tahasang pagsisinungaling na nila. Nakakabahala na yan, mga kaibigan. Ito yung totoong nakakabahala. Ito yung totoong nakakaba. Kasi tahasa na silang nagsisinungaling. Kasi alam nila, alam nitong mga mukong na to, alam nitong mga to, na karamihan ng Pilipino hindi magre-research. Bakit? Eh marami tayong bagay na pinoproblema. Iba sa atin nagtatrabaho, iba sa atin walang access sa internet, etc., etc. Yung iba talaga nakadepende lang talaga sa social media, nakadepende lang sa balita para para malaman natin ang katotohanan. Mga kaibigan, tahasa ng pagsisinungaling to. Nagsisinungaling na talaga to. Sisigundahan pa ng senador ng pagsisinungaling. Hindi ba nakakabahala yan? Kasi mga kaibigan, mga Tabber God, sa akin, mas nakakatakot yan. Yung alam mo yung totoo, babaliin mo yung totoo dahil meron kang gustong propaganda na itaguyod. Tulad nito. Talaga? President Duterte may pinakamaraming lawyers na napatay? Na namatay pala? Di pala napatay? 61? Tapos kay Aquino, iisa? Talaga? Eh bakit merong resource na kumukontra? Hindi lang yan ang resource na kumukontra, mga kaibigan. Ha? Meron pong website, ang pangalan ay lawyersforlawyers.org. Ito po'y ulat noong January 24, 2015. Lawyers organizations worldwide call on Aquino government to address attacks against Filipino lawyers. At least 38 lawyers have been killed in the Philippines since 2004 for reasons apparently related to their profession. Many more lawyers have been threatened, harassed, intimidated, and labeled as enemies of the state or subjected to surveillance or other forms of attacks. International organizations call on Aquino government to address attacks against Filipino lawyers. Tapos ang papalabasin nila, ganito. Chill joke, no? Tahasa na kayo nagsisinungaling nito. Ano? Tahasa na yan. Masyado ng obvious. Ito yung nakakabahala. Ito yung legit na nakakabahala. Mga kaibigan, ito yung legit na nakakabahala. Tapos papalabasin nila, tulad nung nangyari nito, merong tatanga-tanga na yung taga-PNP na humingi ng listahan ng mga communist terrorist groups na lawyers sa Kalbayog, sa RTC ng Kalbayog. Ay, mali talaga yun. Mali talaga yun. That's a mistake. Mali talaga yun. Pero ang maganda doon, mga Tabber Cats, mga kaibigan, ang maganda kasi doon, sa nangyari na yun, eh nag-own up ang PNP, inangkin ng PNP yung pagkakamali nila at tinanggal sa serbisyo yung chief ng Kalbayog. Alam niyo yan, nabalita yan. Tinanggal sa serbisyo yung chief ng Kalbayog. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi tumatakbo ang batas sa Pilipinas. Di ba yung mga
si Human Rights Watch at yung mga kung sino-sino pa, si Trililing. Okay, sino pa ba? Yung mga nagsasabing patay na ang demokrasya sa Pilipinas. Wala nang rule of law sa Pilipinas. Bakit? Eh ito nga, tinanggal yung nagkamaling pulis. Hepe na yun, ha? Hepe na yun, tinanggal. Dahil dyan sa kalokohan niyang ginawa sa Kalbayog. Mali kasi po talaga yun. Meron pong paraan ng pag-iimbestiga na dapat pulis ang gumagawa. Doon po siya nagkamali. Doon po siya nagkamali. Anyway, going on, moving forward. Ito pa yung isa. Ano po yung dahilan natin kung bakit natin masasabi na may mali dun sa numero? Tingnan natin, ha. Ito. Puntaan natin sinabi ni Crapler. Okay? Okay. Aha, asan na yun? Okay, wait lang. Asan na yung nabasa ko kanina? Meron kasing sinabi dito na hindi lahat ng yan ay related sa kanilang trabaho. Okay, parang 50% lang yata o kalahati. Kalahati ng 61% anong 61 na cases ay hindi related sa kanilang trabaho. So, ibig sabihin, kung 61 yon, sabihin natin 31 o 30, conservative. 30 doon ay hindi related sa kanilang trabaho o profesyon bilang abogado. Pwedeng personal yung motibo kung bakit sila pinaslang. Okay? So, that leaves you with 31. Or 30 or 31. Okay, saan na ba yung sinabi na yun? Wait lang, ah. Dito ko nakita yun, eh. Wait lang. Actually, iba pa nga yung sinabi dito, 15 lang, eh. 25% were drug-related. So, ibig sabihin, 15 cases lang ang posible na related sa trabaho nila dahil ang hinahawakan nilang kaso ay drug related. So mas maliit pa. Kasi sa isa kong nabasa, parang kalahati, eh. 50%, wait lang. Dito yata 'yon. Baka dito 'yon sa Philstar. Tira mo dito, ang gulo. Meron pa dito. Ito. Ito yung nabasa ko kanina. Okay? So, sa mga namatay, okay, na 61, 26 are tagged as work... 26 are tagged as work-related. Okay? Work-related. Dahil sa kanilang profession bilang abogado. 15 as drug-related. 12 due to personal motives, while 15 other cases remain unknown. Ngayon, mga kaibigan, ang pagsisinungaling kasi ay nasa detalye. Okay? Ang problema kasi dito, 26 are tagged as work-related. Okay, so anong tinatrabaho nila? Sigurado tayo dito, yung 15 related sa drugs. Kung susundan po natin yung lohika na sinasabi nila. Sa sinabi po ni Rappler, o ni Crapler, ang sinabi po ni Crapler, si Pangulong Duterte daw ay nagbanta sa mga abogado noong 2016 na kapag meron silang mga kliyente na related sa mga drug cases o merong mga hinahawakan silang drug cases, pati sila isasama sila. Sasama saan? Hindi natin alam. Pero ang sinasabi po ng Crapler ay doon sa EJK. Isasama sila sa EJK. Pero, eto nga, may problema.
So kung yun ang pagbabasihan natin, edi 15 lang pala. Out of the 61, sa 61 na yun, yung kabuuan na yun, 15 lang pala ang masasabi natin na potentially EJK. Potentially, hindi pa nga tayo sigurado. Hindi pa tayo sigurado. So bakit na naman naging kasalanan to ni Pangulong Duterte? Ang weird eh. Ang weird ng mga numero nila eh. 26 are work-related. Okay, sige. Anong klaseng work? Anong klaseng work? Pinatay sila dahil sa kanilang work. Anong klaseng work? Kasi baka mamaya, ang work nila, let's say may nire-represent sila na sindikato o meron silang nire-represent na kalaban na sindikato. O di pinatira sila. O baka meron silang nire-represent na malaking korporasyon na kilala sa mga gawaing ganyan. E di pinapatay sila. Kasalanan pa rin ba ng administrasyon yun? Anong sinasabi niyong work-related? Tapos 12 dahil sa personal motives. Ito pang masakit. 15 doon, hindi pa alam kung bakit pinatay. And here's another, ito pang sa aking tanong, no? Another question for Flag, para po sa Flag at kay Crappler. Nagsabi kayo ng 61. Naghabla na ba ng kaso to, yung 61 na to? Ito, 7 pala. 7 cases of killings have resulted in charges filed in court. So sabihin na natin, na yung data set nyo, no, na, kasi pinagkuhaan nila medyo matagal na, 2004 to 2021. 7 cases ang umabot sa korte. So alin dun yung umabot sa korte? Sikulang-kulang din kasi yung data nila. May masabi lang. Mema lang na 61 na matay na abogado sa panahon ni Duterte. Mema lang. May masabi lang. Mali eh. Mema din kayo. Memali din kayo. Sa pag-compute. Ang gulo ng kwento, sobra. Ang gulo. Pero at any rate na no, mga kaibigan, at any rate, kahit sabihin pa po nila yan, kahit sabihin pa po nila na 61 ang namatay, o pinatay, quote-unquote, 61 ang pinatay, etc. With respect dun po sa pamilya, let's say umabot po ito sa pamilya ng mga pinaslang, with respect po to the families of those who were killed. Hindi pa rin po natin masasabi ng lubusan na wala na po ang rule of law sa Pilipinas. Bakit? Kasi, example, ito yung mga ganday, meron kang mga halimbawa. Si IBP o si Integrated Bar of the Philippines, okay, ay tuwang-tuwa nung nahuli yung isang suspect na pumatay sa isang abogado last year, no October last year. Okay, nahuli po siya November 26. Ano pong sinabi nila? In a statement, sabi po ng IBP, they appreciate and commend the swift action of those who helped bring the suspects before the bar of justice. The group said it is working for similar results on the November 23 killing of Joey Luis Wee in Cebu City. Beyond the consistent condemnation and justified outrage, we must ask resolutely on lawyer killings because violence against judges, prosecutors, lawyers, and our fellow workers in the justice sector mocks and erodes the rule of law. So, nahuli na yung pumatay doon sa isang abogado. Siyam sila. May isang pulis. Ito. Nahuli. Ito pa, nabanggit din dito yung Joey Luis Wee sa Cebu City. Nahuli rin yung pumatay dyan. Dating PDEA director. Nahuli rin, January 19, 2021. Dati siyang RD. Ay, hindi pala siya RD. PDEA pala. Sabi, we have documentary and electronic testimonial evidence to show that Edwin Layese
was involved not just a participant but a supervisor in the killing of Wi. Ito yung pumatay. So, wala na bang batas sa Pilipinas? Kung walang batas, eh ba't nahuli tong mga to? Kasi yun ang gusto nilang palabasin doon sa 61. 61 na yung namamatay, ibig sabihin wala nang rule of law. Yun ang sinabi ni Pangilinan, di ba? Oh, the rule of law is under siege and this is a challenge. Sabi po yan ni Panggigilan. Eh, nahuli. Nahuling pumatay. Expedia director. Medyo, hindi pala medyo, police talaga siya. Retired na siguro to. Anong gagawin natin? Ibig sabihin, tumatakbo pa rin ang rule of law. Tumatakbo pa rin ang batas. Sabi ni BJ Kanz, coach, dapat di nila isama sa listahan ang personal grudge. Agree. Dapat hindi nila sinama sa listahan ng 61 yung personal na mga yung mga pinatay na abogado for personal reasons. Ilan yun? 15. So yung 61 mo, mababawasan pa ng 15. Yung, tapos mababawasan pa yun ng 15, isa pang 15 on dahil unknown reasons naman yung pinagkamatay. 15 ba yun? Na, nakalista yun kay ano eh. Kay dito. Ayan. Ito. Ayan. So 30 na agad ang mababawas. Ah, hindi pala. 27 ang mababawas agad sa'yo. Sa 61. Personal reasons tsaka mga unknown. So 27 agad yung bawas. Etong work-related, i-define mo pa yan. Anong klaseng work ang ginagawa nila? Baka naman hindi related sa drugs. Ito lang talaga yan. 15. Sa totoong buhay. 15 lang po talaga yan. Eh syempre, ang pangit nga naman tignan sa dyaryo. 15 ang pinatay sa panahon ni Pangulong Duterte. Eh di napakapangit ng numero nila ngayon yan sa flag. 15, andito ka lang. Somewhere here. Mas maganda kasing tingnan yung ganito eh. Umabot ka sa 61. Eh kung 15, somewhere dito ka lang sa gitna nito. Dami pa rin. Pero, di ba? Ang daming, kumbaga, hindi siya, hindi ganun kasama siya tingnan. Pero yun nga, eh, mga kaibigan, eh, ang pinaprioritize nila ngayon ay kanilang propaganda. Propaganda yung inuuna nila ngayon. At mga Tabber guys, no, huwag nyo rin po kakalimutan, paano po magkakaroon na, paano po masasabi ng mga dilawan at mga aktivista na wala ng rule of law sa Pilipinas, eh si DOJ chief mismo ang nagsabi na ang naglaglag sa ating PNP na nagkaroon sila ng mga lapses, nagkaroon sila ng mga pagkukulang sa kanilang paggawa ng trabaho. Okay, sana yun. May sinabi dyan si ano eh, si Sec Guevara. Yan. Justice Secretary Menardo Guevara has confirmed before the United Nations Human Rights Council, UNHRC, that the Interagency Review Panel on Anti-Illegal Drug Operations has documented certain violations by some police operatives of standard protocols on coordination and processing of crime scenes. So umamin sila na yung pagkukulang. Hindi lang doon sa pag-amin natapos sa mga kaibigan. The Philippines strongly emphasizes that its legal and judicial system and domestic accountability mechanisms are functioning as they should. Okay? Kaya merong ano, merong rekomendasyon itong si Justice Guevara kay Secretary Anyo ng DILG. Huwag niyo pong kakalimutan, ang DILG po ang hahawak po niya ang PNP. Okay? May rekomendasyon sila na kasuhan. We are expecting the PNP to submit to us the recommendation of their Internal Affairs Service for administrative and criminal action against those PNP personnel found liable so that we can verify if their recommendations have actually been carried out. DOJ na mismo ang nangungulit sa DILG. So paano nyo masasabi na wala ng rule of law?
Eh, ang nanggugulo lang naman dito yung mga grupong to. Baka nakalimutan niya na tong grupong to. Sila lang naman ang nanggugulo dyan eh. Imagine, hinaras nila. Yung mga kasama nila, hinaras yung judge. Si Judge Villavert. Kaya ayaw na niyang hawakan yung mga kaso nung ano, ng mga aktivista. Hinaras nila eh. Oh, questionable warrants, etc., etc. Hinaras itong mga to eh. Tapos ang sasabihin, sila ang sumusunod sa rule of law. Eh, hinaras nga nila yung judge eh. Lintik judge na yun. What can stop them from actually doing more damage sa mga abogado? Sige nga. Eh, nung Senate hearing lang, narinig po natin, mga kaibigan. Narinig natin na mayroong isang miyembro ng SPARU na umami na nag-uniforme silang pulis at sundalo para isipin ng mga tao na ang pumapatay sa kanila ay mga pulis at sundalo. Di ba? That makes more sense. Mas may sense po yun. Kesa sa mga pinagsasabi nitong mga flag na to, si Free Legal Assistance Group. Alam mo kasi nung alingan eh. Alam mo, nagsisinungaling lang talaga. Kaya mga kaibigan, ako lang naman oh, mga Tabergats. Akin lang naman. Kaya po nag-i-exist yung channel ko eh. Dahil sa mga kasinungalingan itong mga to. Kaya po nag-i-exist yung ganito pong format ng aking channel. Para pasinungalingan yung mga sinasabi nitong mga to. Kasi, Diyos ko, obvious na kasinungalingan yung pinagsasabi nila. Napakalaking kasinungalingan yung pinagsasabi nila. And to call themselves, para tawagin nila yung mga sarili nilang Free Legal Assistance Group. Para tawagin nila yung sarili nilang Free Legal Assistance Group. Tumutulong daw sila sa mga hindi makapagbayad ng mga kanilang ano, parang PAW ang kanilang function. Tapos, Diyos ko, di ba munti ka pa nga madisbaryan si ano, si Ngipin, munti ka pa nga madisbaryan si Chel Jokno, di ba, dahil na-make siya ng mga ng petition sa Korte Suprema. Buti nga pinalampas ng Korte Suprema yun eh. Buti nga pinalampas ng Korte Suprema yun, yung ginawa ni Chel Jokno na yun. Kung ibang abogado yun, wala na yun. Tanggal na yun, disbarred na yun. Nameke ng ebidensya. ibang level eh. Ibang level talaga. Pero mga Topper Cats, no? Ito lang po ang akin. Tayo naman po, hindi naman po tayo... hindi naman po tayo nagyayabang. Pero ang sinasabi lang natin, doon lang tayo sa totoo. Diba? Ang akin po, pag may sinabi pong maganda, pag may ginawa kong maganda ang administrasyon, eh purihin natin, give credit where credit is due. Purihin po natin. Pero pag may ginawa din naman po silang mali, tulad ng ginawa ni Sinas, recently, Sinas. Tulad na naman ang ginawa ni Sinas, nag-breach na naman siya ng protocol niya. Eh, kailangan natin i-call out yun. Mali po talaga yun. Mali po talaga yun. Doon po kasi tayo sa totoo. Ngayon po, kapag nanonood po kayo ng aking channel, eh hindi po kayo... Wala akong bola-bola dito. Hindi ko papaikutin ang ulo nyo. Hindi ko papaikutin ang ulo nyo. Kasi, anong mapapala ako? Kapag binola ko kayo, di ba? Anong mapapala ko pag binobola ko kayo? Wala akong mapapala dyan. Ang akin, mas gugustuhin kong marinig nyo yung katotohanan kesa sa pabilugin kong ulo nyo, humingi ako ng pakulay sa inyo, and whatever. Kasi, at the end of the day, yung katotohanan na marinig nyo ngayon,
ang iimpluwensya sa pananaw ng kung sinong iboboto nyo sa 2022. At mas mahalaga sa akin yun, mga Tabber Cats. Mas mahalaga sa akin yun, yung sa 2022. Kasi, kapag hindi tayo bumoto ng maayos sa 2022, pag hindi tayo boboto doon sa taong totoo, may totoong concern sa Pilipinas, may totoong concern sa taong bayan, anim na taon uli tayong masasadlak sa kalokohan. Na-experience na natin yan kay Noy Noy noong 2010. Wag naman ganun. Wag na natin ulitin. Also, mga Tabber Cats, no, wag niyo po kakalimutan mag-like, share, and subscribe po sa ating channel. Huwag niyo po kakalimutan i-follow din po ako sa aking social media accounts. At mga ating mga kaibigan na OFW or nagwo-work abroad, God bless your day and God bless your work for today. Sa mga kaibigan po natin nasa Pilipinas, God bless your rest and may your tomorrow be beautiful as it is today. I hope na nag-enjoy po kayo sa ating live. God bless you and I'll see you all tomorrow 11 PM on our next Coach Jared Live. Okay, bye everyone. See you tomorrow.